ating lahat. Amen. Ang tema ko doon ay po mga facilitators para sa ating small groups ay naniyak po na kita-kita po tayo ng mga stress. The purpose for which is first and foremost para po tayong mga magpapacilitate ng small groups ay mag-edify ng sama-sama sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng passage na pag-aaral po ng bawat isa na may hapon. So, isang oras ay sapat na marahil para ma-enjoy natin ang saganang biyaya ng salita ng Diyos na ibabahagi natin sa iba. Samahan niyo po kung buksan ang inyong mga Biblia sa unang aklat ni Juan, kabanatang 4, talata po ay 10 at 11. 1 John chapter 4, verse 10 and verse 11. Kabasahin ko po mula sa ang bagong ang Biblia. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Ngayon, sa panahon natin, ang tao ay nagdiriwang ng mga virtues o yung mga quality or practice of moral excellence or righteousness occasionally. What do I mean by this? Sa ating pong lipunan at sa ating mundong ginagalawan, for that particular matter, anything essentially good or morally excellent, tulad ng pagbibigayan, pagpapasalamat, kagalakan, at maging pag-ibig, has been reduced into mere occasions to be remembered only on particular times of the year. Kahit kayo mapapatunayan niya, pagka dumating ang mga okasyon, dumadami rin ang mga commercials. Sa television, sa mga billboards, hindi lang yun. Marketing techniques sa pampublikong mga lugar ay sagana. Nakakalungkot pong sabihin at aminin sapagkat marami pong mga tao ang nagsuswitch on ng mga virtues na ito pag dumarating o malapit na ang mga okasyon bilang paghahanda sa mga pagdiriwang. Bakit po natin kailangan bigyan ng pansin ng mga virtues na ito, ang mga magagandang pag-ugali na ito na inaasahan mula sa ating isang lamang sa isang taon? Siguro, marahil, ang isa sa mga dahilan ay kumikita ang maraming business pag kami mga okasyon katulad dito. Isa sa mga dahilan dito, pero hindi ito ang pinaka dahilan ng lahat. Kung maalala po natin sa Biblia, marina po itinuturo sa atin ang isa sa mga pangunahing pinsala na dulot ng kasalanan sa tao ay kung paano siya magitungo sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Sin, in essence, damaged the capacity of man to establish and maintain good relationships with others. Yan ang pinsala ng kasalanan. Imbis na mapanatili at magtatag ng mabubuti at matitibay na relasyon, ang mga relasyong na itatag na ay nawawasak. Mapapansin niyo po ito kay Adan at saka kay Eva nung sila po'y nahulog sa kasalanan. What was the first obvious effect of sin? Their relationship to each other. And ultimately, their relationship to God. Sa Genesis 3:8-13, nung si Yahweh ay lumalakad sa kalagitnaan ng hardin, anong ginawa ni Adan at ni Eva? Sila'y nagtago mula sa presensya ng Diyos. At nung sila'y nahuli, sila'y nagsisihan sa isa't isa. Dahil siya. Kawawa yung ahas, dahil yung ahas, wala nang maituro, di ba? Pero kung meron pa siguro, ituturo niya.
downgrade spiral of damaged relationships reached its peak in its most heinous form nung pinatay ni Cain ang kanyang sariling kapatid na si Abel. Bakit? Dahil siya'y naingit? Hindi. Pag binasa niyo sa Genesis chapter 4 verse 1 to 7, dahil siya'y napuot, dahil siya'y nagalit, dahil hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang gawa ng pagsamba. Everything got worse since that time. Hindi na lang naging mabuti. Lahat, lalo pang sumama dahil sa kasalanan. Ngayon ang tanong, paano natin susolusyonan ang ganitong sitwasyon? Ang pinsala na dulot ng kasalanan sa ating mga relasyon. Ang mabuting balita, ang Biblia po, ay hindi lang nagbigay sa atin ng paliwanag kung bakit ito nangyari, kundi nagbibigay din sa atin at nagtuturo ng katotohanan kung paano ito susolusyonan. When one of the Pharisees asked the Lord Jesus Christ, doon sa Matthew 22, 34 to 40, ano nga ba ang pinaka mataas na uri ng kautusan? Which among the covenants is the greatest? Alam niya po ang sagot ng Panginoong Jesucristo, hindi po niya itinanghal ang isa sa sampu o dalawa sa sampu. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, itinuro niya sa mga nakikinig at maging sa mga nagtatanong, nag-iisa lamang ang basihan ng lahat ng mga kasulatan, kautusan, maging ng mga propeta, yun ay pag-ibig. From this verse, I would like to draw this message. The love that overflows out of genuine faith appreciates its source and embraces its object. Ang pag-ibig na umaapaw mula sa tunay na pananampalataya, pinagpapasalamat ang pinagmumula nito at niyayakap ang pinatutungkulan, ang pinatutunguhan nito. Ang bawat aklat po sa Biblia ay mayroong mga layunin kung bakit isinulat. Ito pong pagbabasihan ng ating mensahe ngayong umaga ay sinulat ni Apostle Juan at kanyang binanggit kung anong kanyang layunin sa chapter 5, verse 13. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyo, sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Anong layunin ni Apostle Juan kung bakit niya sinulat ang aklat na ito? Gusto niya na ang mga anak ng Diyos ay magkaroon ng katiyakan sa kanilang kaligtasan. Sa pamamaraan, nagbigay si Apostle Juan ng mga patnubay sa pamamagitan ng mga pagsusunit, tests. Pag binasa niyo po yung 1 John, meron pong tatlong test dyan para mapatunayan na ang isang taong maangkin na siya may pananampalataya ay totoong anak ng Diyos. Una, the moral test. Ano yung moral test? Ikaw ba ay sumusunod sa mga utos ng Diyos? Yun yung isang test. Pangalawa, the doctrinal test. Ikaw ba ay nananampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos? Pero may pangatlo. I think the most practical among the three. The love test. Ikaw ba ay umiibig sa Diyos at sa kanyang mga anak? Ngayon po umaga, titingnan natin yung pangatlong test. The love test. Dalawang bagay po yung gusto kong share sa inyo. The overwhelming basis of love and the obvious effect of love. Tignan po natin yung verse 10. The overflowing basis of love. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Back in the old days, puso po yung mga tinatawag na slambo. Hindi ko alam kung puso pa rin yun. Ano pa naman ito?
Eh, digital na ngayon ang ano eh. Baka digital slam book na. Well, actually, yung pong slam books na ito ng panahon natin ay mga notebook. Simple notebook. At yung pong mga notebook na ito ay naglalaman ng iba't ibang mga uri ng katanungan. At yung may-ari ng notebook na ito, pinapasagutan niya lang yung mga close sa kanya. Pag hindi ka close, tiyak na iinggit ka kasi hindi ka susulat. Hindi ka sasagot. Sa mga inner circle lang. Pero hindi mawawala sa mga slam books na ito ang isa sa mga essential questions. What is love? Diba? What is love? Sari-saring sagot ang namalabas. Pagka binasa yun, siyempre, pag huli ka ng sasagot, may chance kang mabasa yung sagot ng iba. Lalo na yung sagot ng crush mo. Sasagot niya, what is love? So may mga sagot dyan, may mga naglalagay ng mga linya, ng mga love songs. Love is a many splendor thing. Ganon-ganon. Meron mga naglalagay ng mga quotations from famous men and women. Ha? Meron naman, nagpo-provide ng mga excerpt from 1 Corinthians 13, mga biblical. Hindi nga, nang sunod-sunod. Ano na lang maalala. Palagay ko, cute. Cute yung mga slam books na ito. Pero alam niyo ba na ang tanong na what is love, essential as it is, has become a quest. A quest that is still continues today. Napapaano ang paraan. Maraming mga tao sinasagot ang tanong na ito sa pamamagitan ng pagsulat ng mga nobela. Yung iba, yung mga nobela ginagawang pelikula. Pero problema, most of them define love by way of romance. Sentimentalism. Ang tanong, can we reduce the meaning of love to what we feel? Pwede ba natin maintindihan lamang ang pag-ibig dahil sa ito'y nararamdaman? Si Apostle Juan sa ating pong passage, pinakita niya sa atin ang tunay na kaugnugan ng pag-ibig. Ano kung ano ito? Ang pag-uusapan ng buhay ng isang Kristiyano. What is interesting dito po sa sinulat ni Apostle Juan, ang kanyang pagkaunawa sa pag-ibig ay hindi katulad ng pagkaunawa ng mundo sa pag-ibig. Ang pagkaintindi ng mundo sa pag-ibig ay emosyon, damdamin. Pinapakita nila ang pag-ibig ay isang kapangyarihan na kayang tumulong sa isang tao na gawin ang kahit anong bagay. Naalala ko tuloy si Popeye pag kumakain ng spinach. Ano nangyayari sa kanya? Nagagawa niya ang lahat ng bagay. Yung mga imposible sa mga pangkaraniwang mga tao, nagagawa niya. Kahit si Pluto, nagkakabasag-basag ang mukha. Pluto ba? Pluto. Si Papa yun ang pinagawa. Pero ganun nga ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay nagbibigay ng kapangyarihan para gawin ang mga imposible bagay. Sana nga. Ha? Ididilata na lang ito, kakainin natin para magawa natin ang mga bagay na hinihingi ng Diyos sa atin mula sa Biblia. Pero hindi. Para sa Apostol Pablo, para kay Apostol Juan, I mean, love is more than an emotion. Tinuturo niya sa atin una that love is actually what makes relationships possible. I think ito yung isa sa mga unique na kakayahan ng isang tao. Gaya niya establish ng relationship sa kanyang kapwa-tao. Kaya niya makipagrelasyon sa kapwa-tao. Isa yun maraming sa mga dahilan kung sinasabing tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Isa sa mga kayahan natin ay makipag-ugnayan o makipagrelasyon sa ibang tao. The ability of sustaining a relationship ay posible hindi lamang sa kapwa-tao. Sabi sa Biblia, posible maging sa pagitan ng tao at ng Diyos. Pero, sinasabi rin naman ni John, o ni Juan, itinutuwid ang maling pagkakaisip ng tao patungkol sa pag-ibig. Sinasabi ng maraming tao, ang totoong pag-ibig, ang
pinakamataas na uri ng pag-ibig ay ang pag-ibig sa Diyos. Love for God. Diba yung tinuturo ng religion? Para masabing ikaw ay totoong umiibig, kailangan ibigin mo ang Diyos. Kaya nga may monasticism, may asceticism ng panahon na yun. Dahil tinuturo ng religion, para masabing kayo umiibig, kailangan ng Diyos ang maging pagtutunan ng iyong pag-ibig. Kaya lumayo ka sa mundo, manalangin ka sa mga kuweba, sa mga monasteryo, magkulong ka doon, manalangin ka lang, saktan mo ang iyong sarili para makatulong ka lamang sa Diyos. Yun ang tinuturo ng religion. For them, love, in order to be true, must be expressed only to God. Pero tinuturuan din tayo naman dito na hindi lamang ganun ang totoong pag-ibig. Love is not defined as that which we do for God. Hindi yung ginagawa natin para sa Diyos. Ano sabi ni Juan, verse 10? Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo yung umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang umibig sa atin. Love is not something subjective. Hindi ito produkto ng kakayahan ng tao. Hindi ito gawa ng tao. Ang basihan ng totoong pag-ibig ay wala sa kayang ibigay ng tao. So anong point ko? Without the grace of God, we will not understand what love really is. Kung wala, sabihin natin ganito, kung hindi natin mararanasan ang biyaya ng Diyos, hindi natin mauunawaan kung anong tunay na kahulugan ng pag-ibig. Anong pag-ibig? Ang Diyos ang umibig sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang Anak upang maging handog na pampalubag para sa kasalanan. So meron palang pinagmumulan ang pag-ibig. Meron palang starting point ang pag-ibig. Pero hindi yung kayang gawin ng tao. Kahit gano'n man kanobo ang kayang gawin ng tao, hindi yun ang simula o kahulugan ng pag-ibig. The starting point of love is God Himself. Ang pinagmumulan o simula ng pag-ibig ay Diyos mismo. It is not that we have loved God, but God loved us. Sabihin ng iba, hindi ba sentimentalidad din yan? Hindi ba emotionalism din yan? Kaya lang ng Diyos. Hindi ko po itatanggi na ang Diyos ay may emosyon. Pero hindi ko rin po itatanggi sa inyo na ang Diyos at ang kanyang mga emosyon ay hindi katulad ng emosyon natin. Hindi makasarili ang mga damdamin ng Diyos katulad ng mga damdamin ng tao. Tao ko yung umiibig sa maraming kadahilanan. Pero ang bottom line is the same. Umiibig tayo dahil gusto nating bigyan ng lugod ang ating mga sariling kagustuhan. This is the meaning of love for us. Aside from that, we love others, iniibig ng tao ang kanyang kapwa dahil sa basihan na ang kapwa na yun ay karapat dapat ibigin. Diba? Hindi ko iibigin ang isang tao, hindi ko karapat dapat ibigin. Yun ang kasihan ng tao sa kanyang pag-ibig. Iibigin ko lamang ang isang tao kung siya ay karapat dapat. Kung hindi, hindi ko siya iibigin. Pero si John nagsabi sa atin, ang Diyos hindi ganun umibig. Bakit? Kapagkat inibig tayo ng Diyos, kahit hindi tayo karapat dapat ibigin. At ito ang kahulugan ng biyaya. That's the meaning of grace. God gives us what we do not deserve. Binigay ng Diyos sa atin ang hindi natin karapat dapat tanggapin. What we deserve is punishment, parusa sa ating mga sariling kasalanan. Pero nagdesisyon ng Diyos na ibigin tayo ng mga lahat ulan na.
ang pinakamataas na uri ng pagpapakita ng pag-ibig? The greatest expression of God's love is by His grace. Pero hindi po tayo titigil doon. Sapagkat hindi rin tumigil si Juan sa punto na iyon. Ang paggawa ng Diyos na nagpapakita ng kanyang biyaya ay nagtuturo din sa atin na ang Diyos na umibig sa atin ay nagbigay. Nagbigay. Ano ang kanyang binigay? Hindi. Sino ang kanyang binigay? Ano sabi sa verse 10? Ibinigay niya ang kanyang anak. Wala na po ako maiisip na pinakamataas pang uri ng pagpapakita ng pag-ibig kaysa dito. Ang Diyos anak, nakasama ng Ama at ng Espiritu magpasawalang hanggan, mula pa sa walang hanggan, piniling maging tao. Niyawit natin kanina, ang Diyos ay naging tao. Hindi na siya Diyos, kundi siya ay nananatiling Diyos at naging tao. So, Diyos at tao, magkasama. Ito ay isang persona. Kailangan bang gawin ng Panginoong Jesucristo yun kung ang pag-uusapan na yung tatlong persona ng pagka-Diyos? Sila'y kumpleto na. Hindi na nila kailangan ng iba. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, pinili ng Diyos na isa katuparan ng kanilang plano ng pagliligtas sa pamamagitan ng pagkakatawan tao at kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Ang doktrina ng pagkakatawan tao ng Panginoong Jesucristo ay misteryoso. Hindi natin lubos na maiintindihan. Pero isang bagay lang ang tinuturo nito, isang bagay lang ang tiyak. God the Son, ang anak ng Diyos, ginawa niya ito dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig sa mga hindi naman karapat-dapat ibigin. Pero hindi pa tayo titigil doon. Sapagkat hindi pa natapos si Wando. Ang Diyos na umibig sa atin ay nagbigay ng kanyang anak. Para ano? Nagbigay upang maging handog na pampalubag ng galit para sa ating mga kasalanan. Sa English, ang ginamit na salita, propitiation. Propitiation. Para sa akin, ang salitang propitiation ay kahanga-hanga. Kahanga-hanga ito sapagkat makikita natin sa salitang propitiation, pinaghalo ang pag-ibig at ang hustisya ng Diyos. Ano yung ibig sabihin? Maraming tao na ko-confuse. Bakit natin tinuturo na ang Diyos ay pag-ibig? Pero tinuturo ni natin na ang Diyos na ito, na Diyos na pag-ibig, ay Diyos na napopoot. Para sa ating contradictory yan. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay napopoot. But the Bible is very clear that God can have both love and wrath at the same time without contradicting each other. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagtulak sa Kanya upang ibigin ang mga hindi kaibig-ibig at niligtas sila. Pinag-aralan natin kanina, hindi lang niligtas, itinuring pang kasama sa Kanyang pamilya. Pero hindi natin dapat kalimutan, hindi magiging posible ang pagliligtas ng Diyos kung hindi mabibigyan ng hustisya ang kanyang katarungan, ang kanyang batas. Hinihingi ng batas na mayroong ganap na pagsunod, hinihingi ng batas na mayroong ganap na pagtanggap ng parusa sa pagsuway. Ginawa ba ng tao yan? Hindi. Imbis na sumunod, lalo pang sumusuway. Pero may gumawa, si Kristo na nagkatawang tao. Ganap ang kanyang pagsunod sa batas ng Diyos, hindi siya nagkasala, ganap din ang kanyang pagsunod maging sa parusa hanggang sa kamatayan. At dahil dyan, nabigyan ng kaganapan ng hustisya ng Diyos. Dahil dyan, ang taong rebelde at makasalanan katulad mo at katulad ko, pwedeng patawarin at pwedeng tanggapin sa presensya ng Diyos. Biyaya!
Biyaya yan. Hindi tayo karapat-dapat. Pero binigay ng Diyos. At ito rin ang dahilan kung bakit napupuot ang Diyos sapagkat ang kanyang katarungan ay nangihingi ng parusa sa mga makasalanan. Kaya ang mga hindi sumusuko sa Panginoong Jesucristo ay nananatili sa ilalim ng poot ng Diyos. Pero ang anak ay binigay upang nasa ilalim ng poot ay may pagkasundo sa kanya. Hindi lang basta maging kaibigan ng Diyos, kundi upang maging anak niya. Adoption, yung topic natin na yung nasasabi sa school. Bakit natin binibigyan ng halaga ang binibigay sa ating regalo? So, at ang mga bata, bakit binibigyan ninyo ng halaga yung regalo sa inyo? Dahil ba yung regalo ay mamahalin? Hindi, minsan binibigyan tayo ng mga regalo hindi naman mamahalin. Pero bakit natin pinapahalagahan ng regalo? Dahil dun sa nagbigay ng regalo. Kaya siya binibigyan ng halaga. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi lang natin binibigyan ng halaga ang nagbigay, binibigyan din natin ng halaga ang ibinigay sapagkat ang iniregalo ng Diyos sa atin ay ang kanyang sariling anak. Ikaw, hindi pa Kristiyano, nandito ngayon, nakikinig sa pangaral, hindi mo pwedeng angkinin na naunawaan mo na nga ang kabuuan o kahulugan ng pag-ibig hanggat hindi mo nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang pag-ibig na ito ay patuloy pa rin inialok sa inyo. Inialok nino ng Diyos. Pero kung magpapatuloy kayo sa pagtanggi, ayaw pa rin ninyong tanggapin ang alok, mananatili kayo sa poot ng Diyos. Pero kaibigan, hanggang kailan ka tatanggi? Lagi mong naririnig ang alok ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng kanya. Hanggang kailan mo sasabihin ayaw mo? Hanggang kailan mo sasabihin hindi ko tatanggapin yan? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Sa mga Kristiyano na, alam niyo kayo'y anak na ng Diyos, binigyan kayo ng biyaya na ibigin ng Diyos. Ano ang tugon na binibigay niyo sa Diyos? Kung inibig nga kayo ng Diyos, paano niyo pinapakita ang inyong pag-ibig sa Kanya? Siya ba inyong pinapupurihan? Siya ba inyong pinasasalamatan? Siya ba inyong pinaglilingkuran? Tandaan ninyo, hindi tayo karapat-dapat ibigin ng Diyos, pero inibig niya tayo. So karapat-dapat lamang na ibalik natin ang para sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos, namnamin natin at enjoy natin ang kanyang presensya pag Lord's Day. Lord's Day, whole day. So kung talagang mahal ninyo ang Panginoon, dahil naranasan niyo ang kanyang pag-ibig, huwag niyo siyang nakawan ng kalahating araw. Private devotion, sinasabi natin mahal ang Diyos, well and good. Public devotion or public worship, dapat ipakita rin natin ang pagmamahal natin sa Diyos. The Lord demands for us a whole day. Brothers and sisters, a whole day. 6 days ay na. But the Lord's Day is for Him. So binigay na sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pagliligtas kahit hindi tayo karapat. Dapat, anong pagtugon ang dapat? Ibigay naman natin ang karapat-dapat para sa Diyos. Pangalawang bagay, verse 11, the obvious effect of love. Mga minamahal, kung tayo iniibig ng Diyos, nang ngayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Sinabi ni Apostol John, dito po sa talatang ito, na tayo'y natutong umibig dahil tayo inibig ng Diyos. Pero paano natin mapapatunayan na ang ating kaugnayan sa Diyos ay totoo nga?
Kailangan magbibigan tayo sa isa't isa. Sa chapter 4, verse 19, binanggit niya rin yan. Tayo umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. This is the only cause and basis of our understanding of love. Hindi lang simpleng emosyon. Hindi lang nararamdaman. May ginawa ang Diyos para maunawaan natin ang kanyang pag-ibig. It's something concrete. Alam natin ang pag-ibig sapagkat una tayong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Pero hindi lang huminto si Juan dyan. Hindi lang niya simpleng in-identify sa atin ang genuine love, pero tinuturuan niya rin tayo that the most powerful realization of this understanding of love is by doing something practical. Ano yun? Love one another. Pag-ibigan tayo sa isa't isa. By practical, I mean the proof of our understanding as revealed in how we practice it. This is true in vocation, di ba? Pagka nag-aaral kayo sa para magtrabaho, nag-aaral kayo, nagte-training kayo for several months or even several years. Pero hindi naman puro aral lang eh. Kailangan may practical. Ano yung practical? Kung ano yung nalalaman mo, theory, ay dapat ginagawa mo. So yung nalalaman mo, ina-apply mo sa nalalaman mong dapat mong gawin. Pagka pumasa ka sa mga pagsusulit ng iyong guro, mag-graduate ka. Pero kung hindi, uulit ka. Hanggang sa matutunan mo na i-apply kung ano yung nalalaman ng isip mo. The same is true sa usapin ng pag-ibig. Ngayon, naiintindihan na natin kung ano ibig sabihin ng pag-ibig. Pero sabi sa atin ni Juan, hindi lang basta nalalaman. Kailangan gawin. Isa pang buhay. Paano? Ibigin mo ang iyong kapwa. Interesting, no? Kasi sa verse 11, sabi, you love it. God so loved us, we also ought to love one another. Pansinin po ninyo, hindi po sinabi ni Juan na kung talagang alam ninyo ang pag-ibig ng Diyos, ibigin niyo ang Diyos. Hindi yung sinabi niya. Ang sabi niya, kung alam ninyo ang pag-ibig ng Diyos, ibigin niyo ang inyong kapwa. Ibigin natin ang ating kapwa bilang patunay na naunawaan at naranasan na natin ang pag-ibig ng Diyos. Tinuturo ng religion, ibigin mo ang Diyos higit sa lahat. Bakit? Sinasabi ko bang hindi tama yun? Tama yun! Sinasabi ng Biblia yun. Pero ang mali sa kanilang tinuturo ay ganito, ibigin mo ang Diyos para ibigin ka rin niya. Kita mo yung error? Ibigin mo ang Diyos para ibigin ka rin niya. Pero hindi yun sinasabi sa atin ng Biblia. Inibig tayo ng Diyos, papatunayan natin yon sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Di ba yung sagot ng Panginoong Jesucristo, anong pinakahigit sa mga utos? Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Pero ang pag-ibig natin sa ating kapwa, ang pinaka-obvious sa lahat. Tingnan po sa verse 20 and 21 ng chapter 4, verse 10. Kung sinasabi ng sino man iniibig ko ang Diyos at napopuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umiibig sa Diyos na hindi niya nakikita. 21. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin, na umiibig sa Diyos ay dapat din umiibig sa kanyang kapatid. Nung tayo po ay pinawalansala ng Diyos kasama ng ating kaligtasan, ng pagbabago ng ating nature, kung talagang binago tayo ng Diyos, yung hindi kay ibig-ibig para sa atin dati, magiging kaya na natin ibigin. Kaya sinabi ng Panginoon, ibigin mo
mo ang iyong kaaway. Panapakahirap na. Binggit mo ang iyong kaaway. Pero para sa isang totoong Kristiyanong binago ang kanyang tunay na nature, dating rebelde ngayon sumusunod, sa biyaya ng Diyos, kaya niyang gawin. Ang umibig sa kanyang tao. Kaaway at kapatid sa Panginoon. Itong pagbabago na ito, mas makikita natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-relate sa ating mga kapatid sa Iglesia. In other words, ang tamang relasyon sa Diyos, pwede nating suriin kung totoo, kung tayo ay mayroong pag-ibig sa ating kapwa. Kung nakikita nga na iniibig natin ang ating kapwa. By God's grace, sa biyaya ng Diyos, kaya na natin ngayon umibig sa ating kapwa sapagkat naranasan natin na ibigin ng Diyos. Yun yung practical test. Sa verse 20-21, yung nagsasabing mahal niya ang Diyos, subalit na pupuot sa kanyang kapwa ay sinungaling. Bakit? Sabi sa 21, ang sino mang umiibig sa Diyos, iibig sa kanyang kapwa. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi natin nagagawang umiibig sa ating kapwa, sinusuway natin ang utos ng Diyos. You shall love your neighbor as yourself. Ang taong umaangkin na siya'y anak ng Diyos, pero tinatanggi niya ang pag-ibig niya sa kanyang kapwa niyang nakikita at lagi niya kasamang nag-worship ting Lord's Day. Hindi lang po siya sinungaling at hipokrito. Siya po ay isang tahasang sumusuway sa utos ng Diyos. So, hindi pag-ibig sa kapwa ay kasalanan. Siguro, isa sa mga dahilan kung bakit ang Disney film na Frozen, yung mga nakapanahan ng Frozen, ay successful compared with the rest of the Disney films, ay hindi po sa paraan ng pagdidipit ng isang romantic love, pero sa pamamagitan ng pagpapakita na ang pag-ibig sa pagitan ng magkapatid ay pag-ibig din naman. Di ba yung nagpalaya ni Elsa? Nagkakapura sila kasi kailangan kiss. Para nila, kailangan kiss ng isang prince. Kasi para sa kanila, ang ibig sabihin ng love is something romantic between a man and a woman. Pero pinapakita ng film, madalas natin nalilimutan, ang pag-ibig natin sa isa't isa bilang magkakapatid ay totoong pag-ibig din naman. Na dapat nating gawin, na dapat nating pahalagahan sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Paalala, tayo po ay dating kaaway, iniligtas ng Diyos, pero inupon niya para maging bahagi ng pamilya. So sa pamilya, may magkakapatid. At ang sinasabi ng Biblia, kung talagang anak ka ng Diyos, totoo papakita mo sa Diyos ang iyong pagmamahal. Pero ang pinaka-praktikal na pwede nating masuri ay yung ating pagmamahal sa isa't isa. Kung hindi ka pa Kristiyano, pero umatid ka palagi ng worship, hindi mo pwedeng sabihin membro ka na ng pamilya ng Diyos. The requirement will not change. Kailangan mo magsisi ng iyong mga kasalanan at kailangan mo ipakita na niyayakap mo si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya na siya lamang ang tagapagligtas. Paano ipapakita sa mga tao na ikaw ay may pananampalataya at totoong naligtas? Magpapabautismo ka. Mga kapatiran sa Iglesia, pwedeng mag-extend ng love sa iyo. Kahit hindi ka pa talaga miyembro ng pamilya ng Diyos, pwede kang isama sa fellowship. Pero hindi pruweba na sinasama ka sa fellowship ay pamilya ka na nga ng Diyos. Ito yung gusto ko sabihin eh. Kung hindi ka pa Kristiyano, magiging kontento ka ba sa mga mugmug lamang na nahuhulog sa lamesa ng mga tunay na anak ng Diyos? Pulutin mo lamang yung mga labi-labi na kanilang ini-enjoy? Well, in fact, pwede mo namang danasin ang lahat ng biyaya ng tunay na inampon ng Diyos kung ikaw mismo ay mananampalataya sa Kanya
bakit si Kristo lamang ang tagapagligtas ng iyong buhay? Pwede mong ma-enjoy yung lahat ng in-enjoy na totoong anak ng Diyos. Huwag kang makontento sa mo. O mumula mo. May ikaw naman ay Kristiyano na. Bakit tinatrato mo yung ibang tao sa labas ng church na mas importante o mas maganda kaysa sa pagtrato mo sa mga kapatid mo sa loob ng church? Kung ang mga kapatid mo sa Panginoon ay tinrato ng Diyos sa pinakamataas na uri ng pamamaraan sa pamagitan ng pagpapawalang sala sa Kanya, sa handog ni Kristo na nagpalubog ng Kanyang puot at pag-ampon sa Kanya, hindi ba't ikaw din naman na tumanggap ng ganitong uri ng pagturing ay dapat tumuring sa iyong kapwa ng gano'n ang pagpapahalaga? Bakit pag humihingi ng tawad sa iyo ang iyong kapatid, ayaw mong patawarin? Bakit pag humihingi ng tulong sa iyo ang kapatid mo dahil siya'y nangangailangan, ayaw mong tulungan? Di ba sabi ng salita ng Diyos, tumulong ka sa iba, sa lahat, lalo na sa mga kabilang, sa pamilya ng Diyos. God is most glorified when we imitate how He loves us. Mas lalong naluluwalhati ang pangalan ng Diyos kung tinutularan natin ang Kanyang pag-ibig. Paano? Of course, pag-ibig natin sa Diyos, pero pag-ibig din naman na nasusukat sa kapwa natin, Kristiyano. Narayan po tayo. O Diyos, kami po